Hello, magandang umaga. So ngayong araw po is magka-transplant tayo ng ating generominate na unfair lettuce sa apat na buo. Ito pa ay nasa 4 days pa lang, 4 days old start ng ating generominate. Ngayon gagawin natin is ito transplant natin dito sa ating Yortix foam. So ito ang ating growing medium na ginamit. Instead of coco feed, instead of hydroton, so maraming gamit ang ating growing medium pag nagtatransplant tayo ng lettuce. So ito yung ating mas convenient na materials na ginagamit. So kaya ito yung ginamit natin. So may mga na-transplant na tayo dito na naka-ready na para lagyan ng nutrient solution. Ayan. So ready din siya para lagyan ng nutrient solution. So after 2 weeks, malalaki na yung dahon niya. Pwede na siyang i-transplant sa ating Styrobox preparation for hydroponic system. Ayan. So ganito pang lagyan, no? Demo natin. So kukuha lang tayo ng ako, ang ginagawa ko ngayon is nilalagyan ko ng 2 pieces of germinated seeds ng panfair lettuce. Kasi ang panfair lettuce is buhaghag ang kanyang dahon. So kapag nag-harvest ka ng panfair na lettuce, ang kanyang itsura is parang Christmas tree. So hindi sama-sama ang kanyang mga dahon. So ang gagawin natin is magta-transplant tayo ng 2 pieces na germinated seeds ng panfair lettuce. So ito yung ilalagay natin dito sa ating Yortix foam. Yan. So ganito yung itsura niya. Yan. So 2:1, ibig sabihin 2 pieces of germinated seeds ng lettuce at isang foam na Yortix. So after nito, ilalagay natin dito sa Styrobox kung saan natin lalagyan ng nutrient solution. Yan, so baka may magtanong, bakit foam yung ginamit natin, ano? So, ito kasing lettuce, mga tanim natin, gipit siya. Yan, gipit, kailangan niya ng may makakapitan. Yan, kailangan niya ng makakapitan kasi pag hinangin ang ating lettuce, nilagay natin sa cup ang lettuce. Pag masyado malakas ang hangin, pwedeng maputol ang kanyang stem. So, kapag naputol ang kanyang stem, hindi siya pumunta. So itong foam natin is kinat natin into cubes or into circle. Sa gitna nito meron siyang siwang. Ayan. Ayan. Kinat natin siya sa gitna. Ang use nito is para maipit yung stem ng lettuce. Ayan. Para meron siyang kakapitan. Dito na lalaki ang ating lettuce. So hanggang mag-harvest tayo, dito na natin na bubunutin ang ready for harvest ng lettuce. Hanggang mag-grow na siya dito. So hindi natin ito itatransplant pa sa ibang medium kung saan natin itatanim ang ating lettuce. So once na nilagyan na natin dito sa foam, automatic hanggang mag-harvest na siya. Good for harvest na po siya. Yan. Another reminders po pala. Ang ating foam na ginamit is pang fourth batch na itong natin ginamit as grooming medium. So marami na tayong na-harvest dito. So ibig sabihin ilang beses na ginamit natin itong foam ito since nung pagkabili natin. So ngayon ang ginawa ko is para yung mga bacteria na nabubuhay dito sa foam na to nung itinanim siya is mamatay. In-sterilize muna natin ito before natin na lagyan ng ating panibagong germinate na
seeds ng lettuce. So ang purpose is para mamatay yung mga bakterya na pwedeng mag-cause na may mga sakit kasi ang ating mga lettuce na bagong ipunla, yung may tinatawag tayong root rot, na kung saan kinakain ng bakterya yung stem ng ating tanim at ito'y nalulusaw at namamatay ang ating tanim na lettuce, napuputol ang kanyang stem. So eh dapat before natin gamitin to, once na ginamit na natin dati pa, huwag natin kalimutang i-sterilize. Yun. Tapos na tayo ngayon ng transplant ng ating mga germinate na seeds. So, ito ngayon yung ating ligawan na iraso ng ating na germinate na seeds ng lettuce panthea. So, ayan to. So, next na steps na ating ipiprepare is magtitimpla po tayo ng ating nutrient solution ng tubig kung saan meron siyang kailangan ratio na ml na kailangan timplahin para mabuhay ang ating mga lettuce. So hindi lang siya basta-basta lang na kailangan itimpla, kundi talagang may kinakailangan na sukat ng ating nutrient solution na kinakailangan ng ating tanim. So prepare muna natin. Para sa ating nutrient solution, so gagamit tayo ngayon ng timba na 6 liters na tubig. So preparation tayo ngayon para sa ating nutrient solution mixtures. So ayun, mag-mix na tayo ng ating water solution using the solution na ginawa sa kamali. Ito yung tinatawag nating apaw solution. So since nasa apaw ito ginawa, apaw pa lang yung ginamit na pangalan niya. Wala pang ibang description. Di tulad ng mga ginagamit ng iba na snap, agri-blend, tapos may iba-ibang klase ng nutrient solution kasi na ginagamit. So ngayon ito, wala pa siyang pangalan kasi bago pa lang itong na-mix ng isang kilalang nag-hydroponics sa Kamalig, Albay. I-mix natin. Ito pala yung tinatawag na solution ko. So bali, dalawang pirasong ito. Ito yung solution ko. At ito yung solution ko. So una natin ipitimpla sa sukatan is itong solution. Pagkatapos nating masukat ang solution, okay, susunod natin itong solution B. Okay.
ngayon ang gagawin natin para ma-mix ng maigi yung ating water solution at yung nutrient solution natin, kailangan natin haluin yung tubig. Hola, sabi ko na daddy. Bali yung purpose natin ng paghalo nito ng maigi is dapat na ma-mix natin ng maigi yung tubig tsaka yung solution na ginamit natin para yung right amount ng nutrient solution na kailangan ng ating tanim is tama. So yung pagiging concentrated tapos yung pagiging normal dapat nasa balance level lang siya. Kaya dapat natin na haluin yung tubig. So may possibility na pwedeng mamatay ang ating tanim na lettuce once na hindi natin na hinalo ng mabuti ang ating nutrient solutions. Okay. So ngayon ready na ang ating nutrient solutions. Ngayon ang gagawin natin is ilalagay na natin ito sa ating ipinanla kanilang mga na-germinate na seeds. Tara. So ayun, so naka-set up na ang ating na-germinate na mga seeds ng ating lettuce planter. So mag-aantay na lang tayo ng another 1 week para sa ating mga itinanim for transplant sa styrobox na kung saan mag-aantay na lang tayo mga harvest. So magbibilang na lang tayo ng ilang araw para sa ating generminate na mga seeds ng lettuce planter. So hanggang doon lang muna tayo sa ating videos sa ngayong araw. So maraming salamat sa mga nanood at sa mga gusto pa pong magsubaybay, i-follow nyo lang ako sa YouTube at i-like, mag-subscribe. So marami pa kayong matututunan pagdating sa ating hydroponics planting. Thank you.